Ay, magandang hapon mga boss. Maaga tayo ngayon mga camping, mga kabunyog, no? February 25, anibersaryo ng People Power. Magbigay lang tayo ng reaction dito sa sinasabi ni Robin Good, no? Pakinggan nun natin. Shout out anak Aya Suliman, ah. Anak-anak ko 'yan sa sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pakinggan natin 'to. Ingay kapag ang usapan dito ay napunta sa politika, sabi niya. Sabi ni Robin Padilla bilang isang tunay na action star, syempre, mag-iingay. Maniwala po kayo sa akin, hindi po ako kapit toko sa posisyon na 'to. Araw-araw po na ginawa ng Diyos, wala po akong ibang gustong gawin kundi mag... Binabasa niyo po yung yung pinost ni Binoy, ni Atty. Libayan. Resign. Mga kapatos natin, doon, ang daming tao na sinita si Robin Padilla dito dahil doon sa sumunod na sinabi niya, hindi po ako makapag-chicks dito. Ang hirap. Totoo po yan. Ang pinuna ng marami yung hindi ako makapag-chicks dito. Kasi nga, syempre, illegal naman yun eh. May asawa siyang tao. Muslim siya. Pero syempre, kahit Muslim ka, hindi ka naman pwedeng... Araw-araw daw po, hindi raw po siya kapit to ko. Araw-araw daw po na ginawa ng Diyos, isip niya, mag-resign, no, mga boss. Dahil nga, parang nakaka-istorbo. tag ito, hindi raw siya makapag-chicks, mga ganun, no. At nahihirapan ho siya. Parang, gustong palabasin yata nito si Senador. Ano kaya? Bakit hindi siya makapag-resign? Sa palagay niyo mga boss, ayan na yun. Ibig mo ba sabihin, Senador, magiging malaking kawalan ka sa Senado kung ikaw ay magre-resign? Kaya hindi mo magawang mag-resign? O magiging kawalan ka sa Pilipinas, mga Pilipino, kung ikaw ay magre-resign, kaya hindi mo magawang mag-resign? Ano sa palagay niya mga boss? Magiging kawalan ba si Robin Good sa Senado kung siya magre-resign? Magiging iindahin ba ng mga Pilipino na pag nag-resign si number one senator na si Robin Good? Dahil nahihirapan na siya eh. Kung ako payo ko kay Senador, mag-resign ka na kung hindi mo kaya. Nai-stress kang masyado, baka ka magkasakit. Kasalanan pa ng sambayan ng Pilipino na bumoto sa'yo. Baka kaya nga hindi siya makapag-resign dahil ginawa siyang number one senador. Malaki ang expectation sa kanya. Teka. Sa tagal mo naman sa politika, napapanood mo naman ng politika, di ba? Tumakbo ka na nga, minsan talo ka eh, di ba? Alam mo, di mo ba alam na talagang mahirap yung inaplayan mong trabaho bilang senador ng Republika ng Pilipinas, Binoy? Kasi mambabatas dyan eh. O nainggit ka doon sa mga ibang nandiyan dyan, mambubutas. Dumagdag ka pa. Pero mabigat dito, si senador, hindi siya payag na, kumbaga sa basketball eh, hindi siya pumapayag na maging bench warmer siya. Kagaya ng mga ibang senador dyan, na mga artista, na less talk, less mistake, mga committee di silencio, mga boss. Si Robin, pumapasok siya, nagdadasal pa nga siya ng Muslim bago siya magsalita ng mga malalalim na Tagalog. Ayaw niya English, galit siya sa English, diba? Ganun, yun ang mabigat kay Idol Robin eh, ha? Kay Idol Binoy. Talagang nakikipagsabayan siya eh. Sa ginagawa niyang pakikipagsabayan, kuminsan, napagtatawanan. Kagaya nung minsan eh, yung mayor yan, naging maruya. Tawanan na naman.
Na ano siya eh, na, dapat to less talk, less mistake na lang to eh. Oh, pero yun nga eh, meron yata siyang hinahawakang committee diyan eh. Oh, ginawa siya. Eh, wala pa isang taon to eh. Ito na sinasabi nito na gusto niya na mag-resign. Araw-araw na ginawa ng Diyos daw, gusto niya na mag-resign. Pero parang yun nga, parang iniisip siguro niya na kaya hindi siya pwedeng mag-resign, eh baka mapipilay ang Senado pag siya'y nawala. Oh, baka ganun ha, baka ganun ha. Oh. Kasi, anong hahad lang kung gusto mong mag-resign? Marami namang rason. Oh, sabi mo, nagkaka-migraine ng utak ko, hindi ako mapag-ano, mag-ito. Maraming rason eh. Kaya sinabi mo na nga, hindi ka makapag-chicks, nahihirapan ka. O, yun ang rason. Kung yun ang nasa isip mong rason, di resign ka na. O, di ba? O, kesa naghihirap ka sa pagiging senador. O, kasi alam mo, no, hindi mo ba alam na mahirap nga yan eh? Kasi mababatas nga dyan. Kailangan abogado nandiyan dyan eh. Hindi mo ba alam yung pinasukan mo? Ah, Binoy? Na mahirap talaga dyan. Kailangan matalino ka dyan. Oh. Although nandiyan nga, meron nga mga nakapasok dyan. Sabi nga ni Atty. Enzo, parang mga clowns, mga karnabal na labas eh, ha? Yan Senado, oo. Hindi kagaya ng unang panahon nung wala pa yung Marcos Senior. O, magagaling ang mga senador noon. Oo, totoo yan. Ako. Tsaka ang itsura ng mga senador nung araw, talagang kapita-pitagan. Oo, kagalang-galang. Oo. Hindi kagaya ngayon dito, panoorin niyo yung Senado. Ewan. Anak ng pating, oo. Ah, wala na talagang gaya sabi ni Atty. Enzo, masyado nang mababa ang kalidad ng ating Senado. Oh. Ha? Eh ganoon din naman yung Kongreso eh. Oh. Wala na. Talagang ewan na mga boss, no? Ay, tanong. Para ba sa inyo mga boss? Oh, ha? Eh malaking kabawasan si Robin Hood sa Senado kaya hindi siya makapag-resign. Anong maipapayo ninyo sa ating number one senador? Mag-resign na o wag? Sayang, huwag kang magre-resign. Kailangan ka ng bansang Pilipinas. O ganun. Ah, mga chief. Ah. Eh para sa akin, ako tatanungin, mag-resign ka na kasi kawawa ka naman eh. Nahihirapan ka lang. Total, yan nga ang plano mo. Araw-araw na ginawa ng Diyos ka mo. Hindi ka kapit-tuko sa pwesto. Eh, gusto mo na talagang mag-resign. Eh, anong umaawat sa'yo, Senador? Oo. Di ba? Yan lang yun. Mag-collab na ho tayo. Ito yung mga comment nyo kahapon. Doon sa mabagal yata ang hustisya para kay Kaper si Lapid at iba pa, no? Brother Elias Isyo, shout out ah. Diretso shout out na to. T. Marie Bernardo, shout out. Welcome to the club. Sabi niya, grabe ang lakas talaga ng impluensya ni Digong. Daming kampo ng demonyo, di lang sa Congress at Senado. Pati sa justice system, kailangan kailan kaya gagalaw ang kamay ng Diyos para sampalin yung demonyo at mga kampo niya para makakulong na yan. Hope soon, sabi ni T. Marie. Welcome to the club. Andres Baltasar, shout out ha. Dapat hindi lang yung Percy Lapid slay, pati yung plunder case para siguradong shoot sa balde si Bantag. Wala namang kawalayan maliban sa mamundok sa Cordillera, sabi ni Andres Baltasar. Kalahat ni Baya, shout out, my friend. Sabi ni Kalahat niyo. Puro na lang walwalan at drama ang kaso ni Paring Percival. Mukha yatang magulo pa sa bulbul ni Idol Norman ang kasong ito. Parang ganun nga eh. Divine Grace, shout out ta, sabi niya. Gandang gabi, Sir Rox. Kapal naman ang mukha ni Bantag. Ano na kaya klase ang utak ni Bantag? Beh.
Eh, yung ano, parehas din siguro nung utak nung nag-appoint sa kanya. Ah, divine. Divine grace ulit ito. Feeling napakalakas niya. Sarap sa pakin, buisit. Galit ka na naman, divine. Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening po, Kuya Rox. Sabi niya. Sabi nga ng Kapersi, nung nabubuhay pa, ang batas at hustisya sa ating bansa ay gahasang gahasa na. Totoo yan. Ang gumagahasa ay yung pang nanunungkulan sa ating pamahalaan. Tanging dasal na lang talaga ang magagawa natin patungo sa magandang pagbabago ng ating bayan, Pilipinas. Hatol ng tadhana, sabi niya. God bless po sa ating lahat. Ang galing ni Ferdinand San Juan. Divine Grace, shout out ulit ha. Shout out ulit tuloy. Sabi niya, ang daming ebidensya laban kay Bantag Buisit. Siya gusto pang kumawala ang demonyo. Sabi niya, ganito talaga si Divine. Divine ulit to. Nabaliw na si Bantag, kakaisip niya, papaano siya lumusot sa mga kaso niya. Demonyong baliw, Bantag, sabi niya. Galit talaga. Rolando Manansala, shout out. Welcome to the club. Friend Sherwin Sapeda, shout out ha. Sabi niya. Wow, jackpot sa patawa at lupit, Sir Rox. Super VIP pag nangyari yon, Sir Rox, sabi niya. Sa tindi ng lakas na mas malakas pa talaga, Sir Rox, sa pinakamalakas na bagyo. Naniniwala ako, Sir Rox, mananalo yan sa susunod na eleksyon pag tumakbo. Oh, nga pala. Oo. Yung mga troll nito si Bantag, eh talagang ipinupos pa siya tumakbo bilang senador. Ha? Anak ng wete ko. Para talagang ano eh, no? Feeling nila talaga hindi makukulong to si Bantag eh, no? Dahil yun nga pinupos nilang tatakbong senador. Oo. Anong klaseng ano yan, ano? Mindsetting eh, no? Totoo. Talagang iisa ang ano nito, grupo nito. Iisa. Oo. Mga saywar, mga magagaling silang magsaywar. Eh lumulusot naman sa tanga, ha, Prince Erbin, ha? Anong mga tuloy natin kay Prince Erbin? Anong mga kabubuhan at katatanduhan yung mga nagaganap na bulungan at sungkitan ng apila, ha, mga boss? Wow naman. Wag naman po sana tayong maging malupit, mga honorables. Justisya at binawing buhay po ang isinisigaw ng pamilya at ng taong bayan po dito. Mga kagalang-galang nating mga hukom, magkaroon naman po sana kayo ng respeto at takot sa Diyos. Paghuhukom ng makapangyarihang Diyos po dapat ang inyong katakutan. Nalalapit na po para sa inyo. Mga wala po talaga kayong konsensya. Totoo yan, Prince Erbin. Ah. Ay, nako. Divine Grace ulit, oh. Kung ibalik ang martial law, Sir Rox, dapat pag meron ng matinong presidente para magamit ito sa tama. Tama ka dyan, Divine Grace. Yun nga ka ako na nga, eh. Yun nga ka ako na nga, eh. Oh. Yung presidenteng talagang mahal niya ang taong bayan. Oo, oh, nahadda niya, ano, oo. Oh. Yung presidenteng galit sa natawag nating trapo na mamumuno sa martial law, yun. Kung meron nun eh, pero saan mo hahanapin yun? Si BP Lenny, sayang. Yun lang yun. Sinayang itong mga... Ay nako, eh hindi ko naman masabing natalo talaga eh. Si BP Lenny, sa totoo lang, hindi ko masabi. Dahil ngayon eh, sila maharli ko. Si Glenn Chong, o naglalabasan na, I know what you did that summer. Mga kung ano-ano na sinasabi nila mga boss eh. Di ba? Oo. Genesis Manansala, welcome to the club. Divine Grace ulit o. Wanted Key Bulok ng FBI, wanted Duterte ng ICC, wanted Bantag ng DOJ at Ombudsman. Common denominator, mga demonyo sila. Saan ka ba? Divine Grace ka, ang galing mo ha. Yannick Ordobes, shout out sa niya. Natural, malakas, among dibantag, kaya ayan, todo delay. Totoo yan. Kervin Septimo, welcome to the club.
Justice for Percy Lapid, sabi niya. Big Bro, 5399, shout out. Totoo, sabi niya. Napakabagal ng hustisya para kay Ka-Percy. Dapat inaaresto na yan si Bantag at si Dutae. Galit si Big Bro. Librado Ludovico, shout out ha, sabi niya. Blessed morning po. Karaoke watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Mabuhay Pilipinas. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Stay safe and healthy. Dasal na lang talaga ang na huwag manalo ang mali sa tama. Hay, nako. Only in the Philippines. Totoo yan. Librado Ludovico ulit. Waiting for that vlog of your wife. Karaoke. At nawa magising si Sis Grace na matagal ng pagkakahimbing. Totoo yan. Yan ako, i-bablog ko yung buhay ng aking mabait na asawa. Totoo yan. True to life story po to. Maganda. Malungkot. Na malungkot, malungkot. Malungkot. Pero yung misis ko kasi wala siyang daing. Sa mga kapatid niya, wala. Maski sa magulang niya, maski sila'y mahirap lang. Basta siya, sunod lang siya kung anong iutos sa kanya. Tsaka may kusang palo. Alam niya yung gagawin niya sa araw-araw, ganun. Kaya lang mabait masyado. Raul Villanada, shout out, sabi niya. Greetings, Kuyang Rox. Sila Bantag ay sinusubukan ang lahat ng posibilidad na kung saan sila makakatisod ng malakas sila maging huwesman o hukuman. Raul Villanada ulit. May hawak sigurong ala si digong nyo sa mga demonyong politiko. Totoo yan. Hanggang siya ay laya, kayo ay laging mananalo sa mga eleksyon. Baka master sim. Baka master sim card ng Smartmatic. Pwede. Kung natatandaan niya si digong nyo nung malapit na eleksyon, wala pa siyang dinideklara na presidente. Kasi ayaw niya kay Bongbong eh. Di ba mga boss? He is a weak leader. May bagay siya. Nag-aano siya. Nag-cocaine siya. Ganyan sabi niya eh. Ba? Kaya ang gusto niya nun, hindi niya alam kung sino tutulak niya. Ayaw naman ni Sarah. Gusto niya sana si Sarah eh. Biglang ayaw ni Sarah. Kaya inaano niya ano, si Bato. Pinag-file niya si Bato, presidente, di ba? Ang gulo-gulo nga nun, parang bulbul talaga nun eh. Tapos mamaya, nag-atras si Bato. Ang pinagpapile naman niyang presidente, si Bongo. File naman si Bongo. Ganun na nangyari mga boss eh, di ba? Kaya nga nagtataka ako pa paano nangyari talaga na nagkaluko-luko natalo si VP Lenny, di ba? At eto matindi. Tatakbo sana yan si Digong, Vice President. Tatakbo siya ang Vice President. In-interview siya eh. Ibig niyo sabihin, kakalabanin niyo si yung anak niyo, si Sara Duterte. Bakit? Sabi niya. Nag-file na ba siya? Hindi niya alam. Parang nahihibang si Digong niya nung mga panahon na yun eh. Sabi niya doon sa, bakit? Nag-file na ba siya? Parang wala sa sarili si Digong. Di ba mga boss? Hindi ko alam. Sabi niya. Yun, nung magpa-filing of candidacy, pinag-file niya si Bato, presidente. Pinag-file niya si Bongo, presidente. Tapos magpa-file siya, vice-presidente. Di ba? Tuloy tayo ito kay Anak Vulcan. Anak ng Vulcan, shout out. Kahit iapila pa yan sa Court of Appeal, tuloy-tuloy na yan sa korte para sa warrant of arrest nila Bantag at Sulweta. Yun nga, Anak ng Vulcan, ang inaano ko, bakit dapat meron ng warrant of arrest si Sulweta? Kasi wala naman siyang counter affidavit eh. Anak ng Vulcan ulit . Ano ebidensya ni Bantag na pangontra niya sa kinaso sa kanya? Wala siyang maipakitang ebidensya. Yun nga eh. Ang ebidensya niya, tinuturo niya nga si Remulla ang mastermind. Ganun. Sinampahan niya ng kaso si Remulla. Saka si Katapang. Nagsampan ng kaso eh. Anak ng Vulcan eh. Anak ng Vulcan ulit . Kapag kinampihan pa yan ng Court of Appeal, wala na talaga. Sa impyerno na lang hahatulan sila Bantag pagdating ng tamang araw. Totoo yan. Anak ng Vulcan ulit . Ang inaapila lang sa Court of Appeal ay kung nahatulan na. Totoo. Okay. African size.
Ito, Sancho Panza de la Brocha, shout out. Ano niya? Anak ng Vulcan ulit, oh. Pag nahatulan na ng guilty, saka mag-a-appeal sa court of appeal. Totoo. Dolor Garcia, my friend, shout out, ah. Sabi niya. Good evening po, Kuya Rox. Sana naman maglabas na ng warrant of arrest para kay Bantag at Sulweta. Kawawa naman ang pamilya, mabasa. God bless you always po, Kuya. Ingat kayo palagi. Oh, ingat ka din dyan. Sa Italy. Oo. Evelyn 871, shout out. Super bagal talaga ang kaso ni Ka Percy dahil sabay lang yaong naging kaso ni Rimulya at ni Ka Percy. 3 months lang acquitted na si Rimulya, di ba? Ang galing ng bata sa Pilipinas. Totoo yan. Evelyn Elizabeth Iscario. Good morning, Sir Rox. Ganyan ho talaga ang hustisya sa ating bansa. Usad pagong. Ano pa ba ang aasahan mo? Lalo na kakampi ni Digong ang suspect. Di nawawala ang palakasan system. Daming hawak ng kaalyado ni Digong dyan. Lalo na ang Korte Suprema. Di ba, Sir Rox? Tama yan. Totoo ka, Elizabeth Iscari, ha? Elizabeth Iscari ulit. Halatang halata naman na may puwersa pa din yung si Bantag dahil sa mga delaying tactics na tanggap naman ng justice. Ang dami nilang palusot. Kaya ang tingin ko dyan sa kaso ni Percy Lapid, ilang taon pa itong aabutin. Duda din akong magiging maganda ang duda din akong magiging maganda ang result nito kasi sa sobrang lakas ng suspect na si Bantag kay Digong. Yan ho, tingin ko dyan, baka lang ho, di ba, Sir Rox? Sana hindi naman, di ba, Elizabeth? Sana wag naman. Wag naman. Garapal na yan pag nangyari yan. Sabi nga ni Atty. Causing, napakalakas na, di ba? Kahiyahiyan eh, masyado. Kitang-kita sa buong mundo mga nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Nakatutok ang buong mundo rito eh. Nakatutok ang mga mata nila dito eh, sa Pilipinas. Kung paano nila bastusin yung mga EU delegates sa pumunta rito. Kitang-kita lahat yan. Oh. Rowena Yanga, shout out. Hindi naman sa hindi alam ni Cory. Di lang pinatahimik ni Enrile kasi ang gusto niya ang mamuno. Si Enrile ang sumira at hindi umuunlad. Si Enrile ang sumira at hindi umuunlad ang Pilipinas. Mm-hmm. Emily Capistrano, shout out ah. Karox, wala silang pakialam, pera. Wala silang pakialam. Pera-pera lang. Mas okay sa kanila mga abugago para kaya nilang manipulahin hanggang di nagbabalik-loob. Ang mga 'yan sa ating Diyos, walang pagbabago magaganap. Kaya tuloy pa rin ang dasal at paghingi ng awa sa ating Diyos. God is merciful. We do not lose hope, sabi niya. Totoo yan, Emily Capistrano. Andy Lozada, shout out ah. Good evening, Karox. Hanggat buhay ang nasa Davao, wala nang magagawa dyan. Takot lahat. Baka ma-DDS sila. Totoo. Reynaldo Gonzalez, oh, sabi niya. Shout out, Reynaldo Gonzalez ah. Sir Rox, sino na po abogado ni Ka Percy? Gayong ala na si Atty. Causing. Baka mahirapan umusad kaso. Hindi, meron. Mas magaling din niya tayong naiwang abogado niya. Hindi ko lang matandaan ang pangalan. Pero Sir Rock, sabi niya, napapatungan na ng iba pang issue. Dumadalang ang sumusubaybay. Sana lang ilabas na ang warrant kay Bantag nang magkaalaman na. Baka makatakas pa Bantag. Sayang, pinagpaguran mga investigasyon. October pa ata, kasong tagal na, sabi niya. Elizabeth Iscari ulit to. Sir Rox, tama kayo. At okay sana ang martial law kung magagamit ito ng maayos at hindi mamamatay tao at korap ang mamumuno. Totoo yun nga ang gusto kong sabihin, Elizabeth Iscari. Pero malabo hong mangyari kasi ho, iba na ho ang mga tao ngayon. Mas maraming bobo at tanga ngayon. Isipin nyo, halos lahat ng politiko ngayon mga walang utak at
makasarili. Kaya malabo pa yan sa ating bansa, Xerox. Totoo yan, Elizabeth Iscariga. Ines, Ines, shout out, Ines, Ines. Mga ano po to. Sherbin Sapedas Angels, ha. Esther Alice Lusby Zeni. Sabi niya, shout out sa inyo mga taga Imus Cavite. June 360, shout out, ha. June Lagon, shout out. Alicia Alcantara, shout out, ha. 3JC Hope, shout out, 3JC Hope. Filter Marie, shout out. Ah. Cassandra Daisy, shout out. Queenie Rose Santiago, shout out. Shirley J. Sir, Jeff Ramos Nak, shout out. Amy Bingson, my friend, shout out, ah. O yan, gandito lang po. Vision accomplished. Mamaya ulit, baka makapag-vlog tayo, no? Yan lang o tanong. Oo, mga boss. Dapat na ba para sa inyo? Kasi hirap na si Senador. At gusto niya na raw mag-resign sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Baka tayo pa maging sanhi ng kanyang karamdaman dahil siya ay nahihirapan sa pagiging senador. Kaya magbigay ho tayo ng ano sa kanya, kung dapat ba na mag-resign na siya o wag muna, dahil kailangan siya ng bansang Pilipinas. God bless, mga boss.